Acana guys, na-repair ko na po yung bumper. Ayan na po, ayan. Nakakabit ko na po. Kasi guys, ito. Na-repair ko siya, ito. Tingnan mo. Tinalihan ko muna siya. Tapos binaunan ko po siya ng mga lambre dito. Ayan, katulad ng silalim. Tulad nito, ayan, ganyan. Ito, tingnan mo guys, wala na siyang laman. Kaya ang gagawin ko po dito, maghanap ako ng sira na bumper dito sa mga karapitong shop. Manghihingi ako ng mga putol na plastic na bumper kasi yan yung itatapol ko dito. Yan, eto guys ha, marami nagsuggest sa akin papiber ko raw. Ang sabi, papiber ko raw, kaso pag ipapiber ko po ito, titigas po yung bumper. Yan, titigas po ito. So, hindi na po siya gagalaw. Mawawala po yung, ano niya, pag inalayan mo siyang pag ganon, ganyan, hindi na po siya mamaya, magkakrack pa, may tendency po siya magkakrack. So, ito po, yan. Tulad po yan, no? Gumagalaw po siya. So, hindi siya bumubuka. Kasi nga, may palaman na po sa loob. So, flexible pa rin po siya. As in, same ano po rin siya, yan. Ayan, ginagawa nyo po, di ba? Nakikita nyo, ginagalaw ko. Kasi pag mag-adjust po ng bumper, yan. Papiber ko yan. Hindi na po magagalaw. So, pag may tendency po siyang magkakrak. Pag kinapitan na po siya ng mga accessories. Ah, di ba guys? Yan, yan po yung nagsuggest sa akin. Eh sabi ko, hindi po tol, patensya na. At hindi ko po yun ugali na nagpa-fiber ng mga ganitong plastic. Eh, ginagawa ko po siya ng paraan, hinahinangan ko ulit siya ng plastic para bumalik po yung kanyang flexible yan. Gagalaw. Diba guys? Okay, yan na po. At, yan, kakabit ko na rin po yan dito. So, ang ano na lang yung nandito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko rin. Sa small pillar dyan sa gilid sa may ilaw. Okay guys, actually yan. Pinakita ko po sa inyo. May butas po. May butas po siya. Okay guys, updated na lang ako dito. Update na po.